Hi mga idol, nasa last part na po tayo ng pagpapaganda ng hagdan na ginawa natin. Para po mapaganda ang isang hagdanan, kinakabitan po nila ng rubber edging. At iyan po ang gagawin natin ngayon. Ang gagawin lang po natin, sukatin po ang bawat baitang ng hagdan para po matabas lahat. Tama po, tatabasin na po natin lahat. Para po sabay-sabay na po ang pagkabit natin para po hindi mahirap. Ang gagawin lang po natin, iskwalayin po ang bawat dulo ng rubber edging din saka natin putulin. Panoorin niyo po kung paano siya pinuputol. Pait lang po ang ginagamit ko para mas madali. Ayan po, uumpisan po natin sa taas pababa. Then, ang paraan lang po ng pagkakabit ay kailangan lang lagyan ng rugby ang baitang ng hagdan, then pati ang rubber edging para po kumapit siya. Pero kailangan pong patuyin muna ng konti bago siya idikit. Mas makapit po kasi kapag medyo tuyo ng rugby. First time ko lang po magkabit ng ganito. Akala ko napakadali lang. Mahirap din pala. Kasi po, kapag naidikit natin, hindi po siya basta-basta dumidikit. Umaangat po siya. Kaya ang ginagawa ko po, binabalikan ko siya, then hinihilot-hilot para po dumikit ulit. Panoorin niyo po mamaya kung paano ko siya hinihilot. Buti pa yung hagdan nahihilot, no? Suerte. Yan. Ganyan lang po ang paraan ng paghilot. Then gagamitan po ng basahan para dumikit siya ng gusto. Mas maganda siguro magkabit yung manghihilot na talaga para sanay na. Eh, ganyan lang po. Kasi umaangat po siya talaga eh. Lagi natin siyang balikan, alagaan po natin siya ng hilot para po dumikit. Umaangat po kasi yan eh. Yung iba po kasi dyan bago, parang lumulobo pa siya. Hindi siya masyadong dumidikit, kaya kailangan po balik-balikan siya para po maalagaan ang pagdikit niya. Ganyan lang po yung paraan ng pagkakabit ng rubber edging. Madali po siyang tingnan. Pwede rin natin sabihin madaling gawin, pero marami pong proseso kagaya niyan, kailangan po nating balik-balikan para maalagaan. Okay po, tuloy lang po natin ang pagkakabit hanggang sa matapos.
Ito na po yung last step na ikinabit natin. Then, ang susunod po, yung bawat kanto naman po ng mga hagdan. Ito po, mas mahirap po ito. Gagawin po natin, tatabasin na rin po natin lahat para sabay-sabay na rin po uli ang pagkabit. Panoorin po natin kung paano siya ginawa. Mas mahirap po kasi ito eh. Kasi, dahil maiksi siya, nakakainip magsukat ng magsukat, pabalik-balik. Umpisa na po natin. Panoorin po natin kung paano siya ikabit. Medyo madali na po siyang ikabit kasi po may eksi lang. Kaya lang, gaya po ng mga nauna, alagain din po siya. Kailangan po nating balik-balikan dahil umaangat. Kailangan hilot-hilutin. Isang piraso na lang pong ikakabit natin, tapos na yung hagdan. Sabi nga ng may-ari, isang kembot na lang, tapos ng hagdan ko. Ayan na po, ganyan na po yung finish ng ginawa natin. Okay naman po kahit papano. First time ko lang po kasi magkabit ng ganyan eh. Mahirap pala, hindi pala basta-basta pagkakabit ng aging. Okay po, marami pong salamat sa mga nanood at sumuporta sa video ko ngayon. Marami pong salamat sa inyo. Shoutout po uli sa pamilyang Nicolas at Rebecca Bortanog, pati sa dalawang anak nila na si Mark Nicole at Charlotte Bortanog.